Hey everyone, what's up? Daniel here, and you're watching The Nurse Photographer. Recently, I endorsed my USRN license, and I renewed my PRC nurse license. So on this video, I'm going to share with you the step-by-step kung paano mag-renew ng PRC license mo online. So this only took 10 minutes, sobrang bilis lang. And inabot ng 1 week, no? From the time na nag-apply ako online and na-deliver yung license sa bahay. And then, ang total cost ko is 638 pesos only. So, sobrang mure, no? And this is very convenient talaga. Isipin mo kung mag-drive ka to PRC or kung saang satellite branch naman, mag-park ka, syempre magutom ka, kakain ka, and yung journey mo lang, no? Yung oras lang nakakainin sa pag-drive is... wala. Mas mahirap lang talaga. So, very convenient talaga itong online renewal. Kaya tara, umpisa na natin. Una, syempre, buksan mo ang browser mo. Type mo lang, no, prc.gov.ph. And then, pupunta tayo sa website nila. Syempre. Okay. And then, ayan, no. Hanapin lang natin, no. Next mo lang to. Okay, medyo mahaba. Okay, X mo lang. And then, hanapin natin yung renewal dito sa services. Ayan, renewal of professional identification card. And then, okay ka lang dyan. Kung katulad nyo ako na wala pang account dito, dito sa register, no? Dito tayo. And then, scroll down mo lang. Gagawa tayo ng account. Ayan. Agree lang. And then, yan. Complete mo lang yung details mo, no? Kompletuhin mo yung lahat and then magre-register ka na. So sa akin, na-complete ko na, no, biglang fast forward, no. Ayan, okay. Make sure tama yung lahat. And then agree, confirm. Yes mo lang, make sure tama yan. And then yes mo na naman, tama at syempre yung birthday mo. And then I agree. Boom. Loading. Okay. And then, makaka-receive ka ng OTP. Ngayon, balik ka sa email mo. So, ito yung sample ng OTP na makikita mo. Ayan yung email nila. Ngayon, balik na tayo sa sign-in. Pasok mo lang. Siyempre, sign-in ka lang dyan. Ngayon, pag nakapasok ka na, makapansin mo, no, auto, na auto-fill na yung mga details mo dito sa personal information kasi in-input mo na yun kanina. Ngayon, kukompletuhin mo na lang yung contact details. Ngayon, natapos ko na kasi ito kanina and then, ayan, don't forget to upload your photo and then, okay na yan, select transaction ka. Ayan, make sure lang na yung photo mo is colored tsaka white background 2x2 na taken within the last 6 months. Proceed ka lang dyan. Okay, andyan dito tayo sa renewal, profession, syempre, nurse ang kukunin natin dito. Ayan, nurse, ayan, then PRC license mo. Input mo lang and then proceed ka na. Okay ka lang dyan. Ayan, dito ka mapupunta. Ngayon, mag-upload ka lang ng valid na government-issued ID mo. Sa akin, ang ginamit ko is driver's license lang. And then, next mo na yan. And then, select mo lang tong online payment mo. Okay? And then, ayan. Ayan, submit application ka lang dyan. And then, ayan. Syempre, input mo lang yung credit card details mo. I'm not a robot. Complete order. And then, may OTP na naman. Syempre, alam nyo, daming hackers ngayon. Huwag nyo bibigay OTP nyo kahit kanino. Ayan. Tapos, payment na agad tayo. Diba? Ang bilis lang nito eh. Yan, back to merchant ka. So, bayad na natin yung ano, yung application natin ng online renewal sa PRC. And then, next naman is yung shipping na yung babayaran natin. May sarili silang courier. And then, please pay for your shipping fee here. Yan, click mo lang yung click to pay here. Yes ka lang dyan. Yep. And then, itong nakalagay dito, ito yung nasa barcode mo. Make sure lang na tama yon. Pero usually, hindi naman nagkakamali ito kasi autofill na nila to eh. Okay? Forward, ayan. Make sure lang din yan, tama yan.
para malaman nila kung pwede kang, kung pwede mo ma-avail yung delivery. So ito yung cost ng delivery nila, 118 total. Confirm ka lang dyan. And then nagbayad nga pala ako ng GCash kasi una ginamit ko is credit card, pero nagkakaroon ng error every time na mapasok ko yung OTP, hindi nagpo-proceed. So naka-apat akong ganun or naka-tatlo ata ako, wala nangyari. So bumalik ako sa GCash. Kaya kung ako sa inyo, GCash na lang to para hindi na paulit-ulit. So nag-success siya no sa GCash. So yun na. Okay, and after a week, di-deliver na yan sa bahay mo, no? Makukuha mo na, and itong laliganan ng courier niya. And then, sa loob, nakalagay ang PRC card mo sa brown, small brown na envelope. Tignan natin. Ayan, sorry, bawal makita ang details. Okay, so sana nakatulong tong video na to. Please support my channel by subscribing and commenting lang, no? Sana gumalaw na yung priority date para makaalis sa tayong lahat. Nice! We are hoping for a miracle. So, bye-bye and see you guys in the next video. Adios!